Teleradio. Wagi ang weekday na rienda mo dito sa Teleradio. Pates, pakamising inyong mga ngiti sa mga tulong at serbisyo publikong hatid ni Jim Castaneda at Doktora Luisa sa La Familia Con Alas Tres. Tuwing Miyerkules naman, makimirienda at mabusog sa ganda ng kalikasan kasama ang G-Diaries. Alas Dos, Huwebes, gawing mas wonderful ang merienda kasama ang inyong paring tito, Father Tito Kaluwag, sa Wonder Teacher. Alas Tres, hindi ka magsasawa dito sa Tagi-Isang Radyo. Sipag at tiyaga plus pagiging wais equals discarding walang kapares. Must new level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceniza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon, para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsuka. Kaya-kaya bigyan ng servisyo. Makulong talaga sa kanya. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Ang kapahamang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, andito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang Tag-Isang Radyo. Listahan ng mga presidential aspirants, tinapyasan pa ng Commission on Elections. Babaeng may apelyidong Marcos, tinanggal sa listahan. Laguna, isa sa ilalim na rin sa Alert Level 3 COVID cases sa mga ospital doon. Patuloy pang dumarami mga isinusugod sa mga ospital, pamilya. Senior Citizen Vaccination Day, umarangkada na, higit 52,000 lolo't lola target bakunahan ngayong araw. Mga lugar sa Visayas na mag-oobligan ng negatibong RT-PCR test, tumami pa. Level ng tubig sa Angat Dam, bumaba pa alokasyon ng tubig sa Metro Manila, plano ng bawasan sa susunod na linggo. At John Arcilla at Tirso Cruz III, bumirit sa kanta ni Sharon Cuneta, mga netizens bumilip. Mula sa News Center ng ABS-CBN. Hatid ang mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Pilipinas! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Tony Velasquez. At ako naman si Johnson Manabat. At sa detalye ng mga Headline Pilipinas. Mga kapamilya, patuloy na tumataas ang bilang ng mga COVID cases sa mga ospital sa Cavite. Full capacity na ang pagamutan ng Dasmariñas. Sinabi sa Teleradyo ng Hospital Administrator na si Dr. Luisa Cagingin, mula sa zero COVID cases sa unang linggo na Disyembre, pagpasok ng Enero ay nagsimulang dumami ang kanilang COVID patients. At pataas ng pataas kada araw, dumami na rin ang mga healthcare workers nila na tinamaan ng COVID. Ayon kay Cagingin, mula sa 77 ay umabot na sa 72 ang naka-quarantine na healthcare workers at inaasahang madadagdagan ngayon at sa mga susunod na araw. Posible anyang magsara na ang ilang serbisyo ng ospital kapag tuluyang bumaba ang bilang ng kanilang healthcare workers. COVID-related cases sa hospital, tumaas na rin po. As a matter of fact, we're again on full capacity with a few patients waiting in the tent outside. Pinag-overtime namin yung ibang staff. And then, the best thing talaga is to keep their morale up. And that's what we're doing with the support of LGU. However,
even with the keeping their morals up, kung talagang babagsak yung number ng healthcare workers, what we really have to do is close a few services. Tulad rin sa ibang ospital, hindi na muna tatanggap ng mga pasyenteng magpapa-admit ang Adventist Medical Center sa Maynila. Bukas naman ang kanilang emergency ward pero para lang sa mga pasyenteng hindi magpapa-admit. Lilimitahan din muna nila ang mga walk-in patients sa kanilang Department of Pathology at Laboratory habang 10 swab collection lang ang kanilang gagawin kada araw. Ayon sa pamunuan ng ospital, limitado ang kanilang operasyon dahil sa kakulangan ng personnel pero maaari namang magpakonsulta sa pamamagitan ng kanilang telemedicine services. Simula bukas sa 7 ng Enero, nasa ilalim na rin ng Alert Level 3 ang Laguna dahil sa pagdami doon ng mga kaso ng COVID. Ayon kay Laguna Provincial Health Officer Dr. Rene Bagamasbad, mula sa 25 kaso lang ng COVID-19 noong Pasko, ngayon ay nasa mahigit 400 na ang active cases. Habang kung dati 15 lang ang naitatalang kaso kada araw, pumalo ito kahapon sa 194 na bagong kaso ng COVID. Pinakamaraming na italang kaso sa unang distrito ng Laguna, kabilang ang mga lungsod ng San Pedro, Binyan, Santa Rosa at Cabuyao. Pamilya na rin ang nagkakahawahan ng mga nagagaling sa mga mall, family reunion at pasyalan itong nagdaang kapaskuhan. Samantala, inanunsyo ng pamunuan ng Enchanted Kingdom na sarado ulit ang theme park hanggang sa January 16. Voluntaryo ang muling pagsasara ng pasyalan para na rin sa kaligtasan ng kanilang staff, crew members at maging na mga bumibisita rito. Naglatag na ng mga checkpoints sa mga boundary ng Bulacan kasunod ng pagsasailalim sa lalawigan sa Alert Level 3 simula kahapon hanggang sa Enero 15. Ayon kay Police Brigadier General Matthew Bakay ng Police Regional Office 3, hinigpitan ang control points sa boundaries ng Obando Malabon, Megawayan, Valenzuela, San Jose del Monte at Caloocan, Quezon City. Kailangan ipresenta sa checkpoint ang vaccination card. Bukod kasi sa mga authorized persons outside the residence o APOR, tanging mga bakunado lamang ang hinihikayat na lumabas sa ilalim ng Alert Level 3. Hindi rin muna palalabasin ang bahay ang mga minor de edad. Bukod sa mga nasabing boundaries, magkakaroon din ng mga checkpoints sa iba't ibang strategic places para masigurong may papatupad ang minimum health protocols bilang pag-iingat sa paglaganap ng Omicron variant. Hanggang kahapon, umabot sa higit 500 ang bagong kaso sa Bulacan at higit 1,000 ang active cases. Abiso po sa mga taga Quezon City, hindi na muna mabubuksan ngayong araw ang registration site ng libreng swab test sa lungsod. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU, alas 9 kagabi nang isara ang registration site at tatagal ito hanggang alas 9 ng gabi mamaya bunsod ng biglang pagdami ng mga nagpaparehistro para magpaswab itong mga nakaraang araw. Muli ring ipinaalaala ng CESU na mahigpit ring ipinagbabawal ang walk-in sa kanilang mga community-based testing centers at dapat ay may online schedule o appointment bago magpaswab test. Kung may nararamdamang sintomas ng COVID-19, pinikayat nilang magpaswab test agad. Umakyat na sa 5,607 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod matapos madagdagan ng 1,781 na bagong kaso kahapon. May paalaala po ang Pediatric Infectious Diseases expert na si Dr. Anna Ong Lim sa mga dapat gawin sakaling makaramdam ng sintomas o magpositibo sa COVID-19. Sabi sa teleradyo ni Dr. Ong Lim na sa oras na sumama ang pakiramdam, lalo na kung may sintomas ng trangkaso, dapat ituring agad ang sariling positibo sa COVID-19. Kung dati na isasailalim muna sa testing bago nag-isolate, ang unang dapat gawin ngayon ay bumukod agad sa sandaling magkaroon ng sintomas at saka planuhin kung paanong makakapagpatest. Paliwanag niya, bagamat wala pang datos na nagsasabing may community transmission na ng Omicron variant, base sa mga numerong halos araw-araw ay dumodoble ang mga kaso, mas mabuting paghandaan ng worst case scenario at isiping Omicron ang tumama sa inyo at malaki ang posibilidad na kayo'y makapanghawa ng iba.
huwag nating baliwalain yung maliliit na sintomas. So bubukod na tayo kaagad, tapos magiging option na natin ngayon kung gusto pa natin magpa-test kasi ang problema actually may cost yung testing eh, di ba? So pagkakagastusan natin yan. Siyempre, so ano ngayon ang option natin? Pwede kang bumukod, pakiramdaman mo yung katawan mo habang nakabukod ka. Kung hindi pa nawawala for several days, malamang sa hindi COVID na yon. Payo pa ng eksperto, sakaling magpositibo, ang unang dapat isipin ay kailangan na bang pumunta sa ospital o manatili sa bahay at sumangguni sa telemedicine consultation para magabayan. Kailangan anyang magpahinga at uminom ng gamot kung may lagnat, sipon at tubo. Dagdag pa ni Dr. Lim, hindi lang pag-aalaga sa sarili ang dapat isipin na isang COVID positive, kundi pag-aalaga sa mga kasama sa bahay at trabaho. Kung walaan niyang kakayahang maghiwa-hiwalay sa loob ng bahay, mas mabuting manatiling naka-face mask, bumukod sa pagkain, gumawa ng magandang ventilasyon at hanggat maaari, panatilihin ang isang metrong distansya. So isipin na natin ngayon, 2 araw bago pa sumumpong yung sintomas ko hanggang doon sa araw na ako'y nakabukod, sino pa nakasama ko? Nang hindi ako nakamask, more than 15 minutes kami nagsasama at malapitan. Kasi yun ang aking mga close contacts at dapat ko silang sabihan na uy, pati kayo siguro dapat mag-abang na kayo at bumukod na rin kayo kung pwede. Bagamat mas kumonti na pila pa rin ang mga bumibili ng gamot, partikular ng paracetamol at mga gamot sa ubo at sipon sa ilang mga sikat na butika. Sa Quiapo, Maynila, maaga pa lang ay may pila na sa mga malaking butika doon, pero out of stock pa rin ang kilalang paracetamol maging ng ibang brand. Ayon sa ilang mamimili, wala naman silang sakit o doon sa kanilang mga kapamilya at gusto lang nilang mag-stock ng paracetamol, lalo't flu season ngayon at sa harap ng dumaraming kaso ng COVID-19. Sa Pampanga ay nahihirapan na rin ang mga residente roon na makahanap ng paracetamol at mga gamot para sa ubot sipon. May ilang butikang nililimitahan na lang sa ibang banig, sa isang banig ng tableta ang ibinebenta, habang ang iba ay talagang wala ng stock. Ayon sa ilang butika, biglaan ang pagtaas ng demand dahil sa malamig na panahon kung kailan uso ang ubo, lagnat at sipon. At dahil na rin sa pangamba ng ilan sa Omicron variant. Siniguro naman ni Dr. Zenon Ponce, Provincial Health Officer ng Pampanga, na sapat ang supply ng gamot sa mga district hospitals ng lalawigan, pero umapila sa publiko na iwasan ang pagbili ng maramihan o pag-imbak ng mga gamot para makabili rin ang iba pang mas nangangailangan. Kasabay naman ang pagtaas ng demand sa paracetamol at iba pang mga gamot sa ubo, sipon at lagnat, nagpaalala ang Federation of Asian Pharmaceuticals Association o FAPA sa publiko kaugnay sa mga binibiling gamot. Sinabi sa teleradyo ni FAPA President Dr. Yolanda Robles na dapat tiyaking ang bibilhing gamot ay inirekomenda ng doktor o pharmacist. Mahalagang basahin din ang impormasyon sa bote o label ng bibilhing gamot. Pinapayuhan din ang lahat na bumili lang ng naaayon sa pangangailangan, huwag mag-overstock at huwag uminom ng sobra, dahil maari rin itong magdulot ng masamang epekto sa katawan. Inirekomenda rin ni Robles na bumili lang sa mga kilalang butika o mga establisimentong lisensyado ng DTI at FDA tulad ng mga generic pharmacies upang matiyak ang kalidad at maiwasan din ang mga pekeng gamot. We need to buy from legitimate sources. Yung mga kilala na nating, yung bang mga parmasya, kasi ang karaniwan naman yung mga peke ay humahanap ng, for example, sari-sari stores, yung mga tindahan na hindi naman lehitimong rehistrado sa FDA. Kasi pag registered with FDA, ang tendency is FDA will run after them. Kaya matatakot sila na magbenta ng peke. Maagang nagsimula ang Senior Citizen Vaccination Day sa National Capital Region ngayong araw. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Gloria Balboa, ang Regional Director ng DOH-NCR, higit sa 52,000 o 5% ng senior population ng NCR na hindi pa nababakunahan kontra COVID-19 ang target na mabigyan ng first dose ngayong araw. Higit 763,000 naman sa mga seniors ang kwalipikado ng magka-booster shot. Para sa mga hindi makapupunta sa vaccination sites gaya ng mga bedridden, pupuntahan po sila sa kanilang bahay ng mga taga-LGU
bukod sa mga pre-registered at ang pipili ng mga walk-in sa lahat ng vaccination sites sa Metro Manila. Po, wag na ho kayong matakot. Magpabakuna na po. Meron namang nakahanda naman po ang ating mga vaccination sites. Kung magkaroon man ng mga side effects, marirespondihan po yan. At saka yung manamang hindi makapunta po sa vaccination sites, pupuntahan po sa kanilang bahay. At kaugnay po niyan, kamustahin natin ang sinasagawang pagpabakuna sa mga senior citizens sa Caloocan sa Headline Pilipinas ni Wena Cos. Wena, kumusta yung mga bakunahan dyan sa ating mga lolo't lola? Yes, Johnson, tuloy-tuloy ang senior citizens vaccination day ngayon dito sa Kalayaan Elementary School sa Barangay 176 sa North Caloocan, kahit medyo makulimlim na at inaambon na dito sa ating lugar. Target ng Barangay 176 na may pinakamalaking populasyon sa buong Caloocan na mabakunahan ang natitirang 25% ng 8,000 senior citizens nito. Ngayon, ang unang bakuna ni Tatay Rosito Santos, 85 years old, Janssen ang nakuha niyang bakuna kaya fully vaccinated siya sa iisang punta lang. Dalawa na lang sila ng asawa niyang nakatira sa bahay kaya malaking bagay para sa kanya na may libreng sakay na inaalok ang barangay para ihatid sundo siya sa vaccination center. Malaking bagay yan, lalo sa edad namin, medyo mahirap na mag-commute. Kaya importante yung sasakyan. Napakarami ng mga kaso ng mga COVID. Kaya tayo ay natatakot, huwag kayo matakot. Pumunta na kayo dito sa mga bakunahang center. Ayon sa pamahalaan, target nga na makapagpabakuna ng nasa 62,000 ng mga senior citizens ngayong Senior Citizen Vaccination Day. Yun yung gusto nating suyurin. Meron mga 52,000 po yan na hinahanap po natin dito sa NCR. Fully vaccinated po natin, 97% na po sa ating target na eligible population. So meron po tayong 3% na hinahanap. Kanina ngang 11 a.m. nasa 316 na ang nababakunahan dito sa Kalayaan Elementary School. 91 dito ay senior citizens kung saan nakakuha sila ng mga booster, habang 55 naman ang seniors na nakatanggap ng Janssen vaccine. Johnson? Maraming salamat, Wena. Samantala, pinilahan ang night vaccination para sa booster shot ng mga nagtatrabaho sa Divisoria kagabi. Laan po ang pagbabakuna sa mga vendor, pahinante, driver at mga kargador na hindi magawang makapunta sa mga vaccination site sa umaga. Hindi lang naman mga taga-Maynila ang binakunahan kundi maging ang mga nag-deliver ng mga kargamento mula sa ibang probinsya. Sa Maynila pa rin, nagbukas naman ang drive-through vaccination para sa mga delivery riders. Yan ang Headline Pilipinas ni Raya Capulong. Raya. Tony, pinilahan ng delivery riders ang special drive-through vaccination sa Cartilla sa Maynila ngayong araw. Alas 6 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila ng mga delivery rider na nais magpaturok ng booster shot kahit alas 8 pa ito nagbukas. Organisado ang pila at mabilis lang ang proseso ng pagpapaturok. Maaring pumili ng bakuna at available ang halos lahat ng brand tulad ng Pfizer at Sinovac na pinakapinilahan, habang meron ding Moderna at AstraZeneca vaccine. Kabilang sa mga nabigyan ng booster shot ang mga delivery rider ng Grab, Angkas, Lalamove, Mr. Speedy, Food Panda, Shopee at iba pang delivery service company. Ayon sa mga delivery rider, malaking tulong sa kanilang kalusugan at hanap buhay ang booster shot. Sa ganitong paraan, anila matitiyak na ligtas at magiging panatag ang kalooban ng mga customer o ang mga tumatangkilik sa kanilang serbisyo. Nagpa-booster din ang ilang miyembro ng MTPB. Malaking bagay anila ito bilang proteksyon, lalo't marami silang nakakasalamuha sa kanilang trabaho. Muli namang nanawagan si Mayor Isko Moreno Dumagoso sa publikong magpabakuna na. Bukas ang special drive-through vaccination sa Cartilla hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Para sa Headline Pilipinas, Raya Capulong, ABS-CBN News. Maraming salamat, Raya. Nagsimula na magbantay ang mga pulis at magsagawa ng mga random inspections sa mga quarantine hotels. Ito'y kasunod na utos ni Pangulong Duterte na magtalaga ng 20 pulis sa kada quarantine hotel
para tiyaking hindi malalabag ang protocol gaya ng nangyari sa isang balikbayan na pumuslit sa kanyang quarantine hotel sa Makati. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Commission on Human Rights sa paggamit ng mga pulis sa quarantine guidelines. Nagpaalala ang CHR sa mga pulis na sundin ang direktiba ni PNP Chief Leonardo Carlos na maximum tolerance sa pagpapatupad ng public health standards at protocols para walang maging paglabag sa karapatang pantao. Ngayong dumarami na naman ang mga nagkaka-COVID, ay napakahalagang parati po tayong nagsusuot ng face mask. At sa dami ng magaganda at murang face mask na mabibili online, nagpaalala naman ang isang doktor na dapat piliin ang magbibigay ng sapat na proteksyon kontra COVID. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Raymond Baelio na isang cardiologist at Doctor of Internal Medicine, mistulang naging fashion at bahagi na ng pang-araw-araw na panalamit ang pagsusuot ng face mask. Pero dapat ay alam ng publiko ang kalidad at tamang paggamit nito. Paliwanag ni Dr. Baelio, pinakamainam ang medical o surgical mask na may tatlong layers, ang outer layer na water resistant, middle layer na may filter, at inner filter na nag-absorb ng moisture. Paalala niya, dapat nakalabas ang blue o colored side habang yung white side ang nakatakip sa bibig at ilong. Pwede rin anya ang cloth mask na nagiging fad ngayon, kailangan lang na piliin ding mabuti. So dapat ang titingnan natin sa cloth mask, dapat may layers din siya. Hindi kasi dapat na parang cotton lang siya yung breathable. Lagi po nating tatandaan ang SARS-CoV-2 virus, yung sanhi po ng COVID-19, ay maliit po na particle po yan. May size po yan, 100 nanometer. So dapat yung pores nung cloth dapat mas maliit or tumbas doon sa 100 para hindi makapasok. Dagdag pa ni Dr. Baelio, hindi dapat makampante sa cloth mask dahil ito'y expandable o nag-i-stretch kaya posibleng makapasok ang virus. Kaya hanggat maaari niya ay gamitin na lang itong pandoble sa surgical mask at huwag nang i-recycle yung face mask. Ibang mga balita, plano ng National Water Resources Board, NWRB, na bawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa susunod na linggo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni NWRB Executive Director Sevilla David Jr., patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angatam na isa sa pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Kanina umaga, ay tala ang 202 meters na level sa Angat Dam na mas mababa ng 10 metro sa high water level na 212 meters para matugunan ang pangangailangan ng mga taga-Metro Manila at ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga sa mga susunod na buwan, lalo na sa tag-init. Nalawagan si David na magtipid ng tubig at maghanda ang gobyerno ng mga alternatibong pagkukunan ng supply. Kailangan nating una i-manage yung supply para naman po sa mga susunod na buwan, particularly summer, may magaan pa tayo. At ihanda na rin po, no? Inahanda na rin po natin yung mga pwedeng mapagkunan ng karagdagang supply po, no? Kagaya ng mga deep well at mga water treatment facilities po. Umuwi rin po na tayo ng tulong sa mga kababayan po natin, no? Ng karagdagang pag-effort po na magtipid po tayo, yung po mga pinagbabanlawan natin o pinagpapaliguan, pwede pong gamitin yan pang-flush ng mga CR po natin. No? Uh-huh. At ito po, yung mga pag naguhugas ng mga kamay, ay mas maganda po. Pagka nagsasabon ay di nagbabanlaw, mas maganda patayin muna yung mga faucet. Sa mga customers naman ng Maynila sa bahagi ng Las Piñas at Muntinlupa, magkakaroon ng mahinang pressure ng tubig o tuluyang pagkawalan ng supply ngayong araw. Sa abiso ng Maynila, apektado ng water interruption ng Barangay Almanza 2 sa Las Piñas at mga barangay ng poblasyon at tunasan sa Muntinlupa. Nagsimula ito kanina alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Jennifer Rufo, ang head ng Corporate Communications ng Maynila, nagpatupad ng emergency service interruption dahil bumaba ang water production bunsod ng paglabo ng tubig mula sa Laguna Lake na pumapasok sa kanilang treatment plant. Inaasahan po namang maapektuhan din ang iba pang lugar ng water service interruption na magtatagal hanggang Enero 20. Tuwing panahon po ng amihan, nakakaranas po tayo ng
higher turbidity doon po sa tubig na nanggagaling sa Laguna Lake. Kasi ang ihip po ng amihan ay papunta sa ating treatment plants. So ibig po sabihin, mas nabubulabog po yung mga mineral deposits na nasa lawa at natutulak po siya papunta sa ating treatment plants. So ang sumatotal po, ang tubig na ating tinitreat para ibigay po sa ating customers ay mas malabo. So mas matagal po ang treatment process. Ay, Kuyang Johnson, napansin mo ba na medyo hindi na gaano kalamig ha, sa ilang mga nakalipas na gabi? Ang ibig sabihin kaya nito ay nakalipas na talaga itong panahon ng amihan. Alamin natin yan ha, mula sa ating ABS-CBN resident meteorologist si Ariel Rojas. Ariel, wala na ba talagang amihan? Magandang hapon sa iyo, Tony. Meron pa po tayong amihan at yung amihan season natin hanggang Pebrero pa. Pero ngayong araw sa Northern Luzon lamang umiiral ang amihan kaya hindi gaanong malamig ang panahon. Maulap at may mahihinang ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Ilocos, Cordillera at ibang bahagi ng Cagayan Valley. Dito sa Metro Manila maganda rin ang panahon ngayong araw at mababa ang tsansa ng ulan. Tirik din ang araw at maalinsangan sa ibang bahagi ng Luzon at sa buong Visayas at Mindanao, dala ng tinatawag na easterlies o yung mainat na hangin mula sa Pasipiko. Pero kailangan pa rin pong bantayan ang posibilidad ng thunderstorms sa hapon o gabi, lalo sa Eastern Visayas, Palawan, Caraga, Sulu Archipelago at Sogsergen. Sa mga susunod na araw, magkasalitan yung paglakas at pagkina ng amihan para bubugso siya at asahan din na mainit sa malaking bahagi ng bansa. Wala namang low pressure area o bagyo ang makakaapekto sa bansa hanggang sa Linggo ayon sa PAGASA. Yan ang headline sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Balik sa iyo, Tony. Mm-hmm. Pero hindi lang yung amihan. Ang gusto kong tanungin, eh, yung bang handaan meron din? Balita ako, birthday mo na, Ariel, ha? Maraming salamat, Tony. Wala po tayong handaan ngayon. Dito lang tayo mag-celebrate sa ating unit. Ayon, but thank you. Thank you. Alright, ingat. Happy birthday kay Ariel. Kuyang Johnson! Bukod sa pag-aabang sa birthday ni Tito Ariel, abangan, Birdaya Hotel, ipasasara na ng Makati LGU. At ang pagsilip sa dream house ni Catherine Bernardo. Yan ang ipapabalita sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Headline Pilipinas. Ang balita hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling namumuna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Ito some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, kung paunti-unti na lang. At street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher, tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit, sana malaking tulong po ito at pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan.
kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya, bibigyan natin ng ayuda ngayon sa magitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradio presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalaga. Nagbabalik ang Headline Pilipinas. Tinapyasan pa ng Commission on Elections ang listahan ng presidential aspirants. Mula sa 15, 11 na lang ang kasama sa listahan matapos tanggalin ng 4 na presidential bets, kabilang na ang isang Maria Aurora Marcos. Ang babaeng Marcos na isang negosyante mula sa Tarlac ay naghain ng Certificate of Candidacy sa Sofitel Harbor Garden Tent sa Pasay City noong Oktubre. Dati na rin siyang naghain ng kandidatura sa pagkapangulo noong halalan 2016, pero idineklarang nuisance bet ng COMELEC. Pamilya ang karamihan umano ng mga pasyenteng dinadala sa ospital dahil sa COVID-19. Ayon kay Dr. Pauline Convocar ng Philippine College of Emergency Medicine, bukod sa clustering, ay napansin din na karamihan ng pamilya ay may mga bitbit pang bata. Dagdag ni Convocar, bagamat inaasahan ng mga doktor ang dagsa ng mga pasyente pagkatapos ng holiday season, pero hindi nila inakalang magiging mabilis ang pagtaas ng kaso. So I'd like to parang validate the stories na parang naku, ito nakikita natin sa malls, maybe the same families who are now visiting us. So pag pumupunta po sila, ang kwento nila, si ganito bumisita sa ganitong bahay, and then families po talaga yung clustering. Nagbabala rin si Dr. Convocar, bagamat karamihan ng mga pasyente ay nakararanas ng mild symptoms, hindi ito dapat baliwalain. Mild po yung symptoms, pero pagdagsa kasi ng numbers, pag marami pong, pag may transmission kasi, tumatasin yung possibility of a mutation. Yung kwentong baliwalain yung symptoms, malamig ang Pasko, nalamigan lang po kami, kaya kami sinipon. And then, they parang delay the going to the hospital because, ay, nalamigan lang po, and then naulanan. Things like those. So, any symptom matters and they should report it. 5 nang hindi tumatanggap ng pasyente sa emergency room ang Gat Andres Bonifacio Hospital sa Maynila dahil sa patuloy na paglobo sa bilang na empleyadong tinatamaan ng COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Teodoro Martin, OIC Director ng Gat Andres Bonifacio Hospital, matapos nitong holiday ay nagsimulang makaranas ng mga sintomas ang marami nilang empleyado. Nagsagawaan niya agad ng mass testing at unang tinamaan ang mga nakatalaga sa laboratorio. Ayon kay Dr. Martin, sa 30 lab staff ay 20 agad ang nagpositibo sa COVID, kaya napilay ang kanilang operasyon. Yung aming emergency room ang sumunod, no? Yung mga nurses namin doon at yung mga doktor na namin nag-duty ay nag-mass testing na po kami doon sa mga high-risk na area. So yung lumobo po ng lumobo, kaya kami minarapat namin na i-stop muna ang admission except for doon sa mga life and limb, no? Situation like yung mga na-aksidente, inatake, or yung mga na-stroke, at saka yung most especially yung aming dialysis patient na aming forte dito sa Gat Andres. Matapos suspindihin ang traslasyon at physical na misa, pinalis na rin ang mga trendor sa paligid ng Quiapo Church para masigurong walang makakalapit sa simbahan sa inilabas na resolusyon ng National Task Force Against COVID-19. Isasara ang basilika simula bukas, January 7 hanggang January 9, dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Kaya para masigurong walang makalalapit sa simbahan, sinimula na ng Plaza Miranda Police Community Precinct. Nalinisin ang paligid nito. Karamihan ng mga nagtitinda ay nagkusa ng umalis, lalo't
Maaga na silang naabisuhan sa polisiyang zero vendor sa paligid ng basilika. Kahit nung wala pang pandemya, ipinagbabawal na mga nagtitinda sa simbahan tuwing nalalapit ang traslasyon. Kokordunan na rin ang paligid ng simbahan sa bahagi ng Avenida Recto, Pariedo Street at Southbound Lane ng Quezon Boulevard para tiyaking walang makalalapit sa simbahan. Nasa 2,000 pulis ang itatalaga sa Quiapo hanggang January 9. Pakiusap naman ng mga otoridad at ng mga simbahan sa mga deboto, makinig na lang muna sa misa online bilang pakikisa laban sa COVID-19. Pinagtibay ng Department of Tourism ang rekomendasyon ng DOTR-NCR na suspindihin ng 3 buwan ang accreditation ng Bergaya Hotel sa Makati. Ito dahil umano sa paglabag sa Republic of No. 11-332 o mandatory reporting of notifiable diseases and health events. Kasunod ng pagtakas na isang balikbayan na naka-quarantine, pagbabayarin din ang hotel ng multa na higit 13,000 piso dahil sa paglabag sa health and safety protocols ng Interagency Task Force. Ayon kay Attorney Don Capinha, ang tagapagsalita ng Makati City Hall, dahil sa pagbawi ng accreditation, obligado ang Makati LGU na agad isara ang naturang hotel. Abiso naman sa mga may transaksyon sa LTO NCR West simula ngayong araw. Tigil operasyon muna ang lahat ng tanggapan ng LTO NCR West para makapag-disinfect ng mga opisina. Sa anunsyo sa kanilang official social media pages, ilan sa mga isa sa ilalim sa disinfection ang kanilang regional extension offices, district offices, driver's renewal offices, LTO on wheels at vehicle renewal extension facility. Samantala, tigil operasyon din ngayong araw ang LTO Caloocan Licensing Extension Office dahil din sa gagawing disinfection. Tingnan na lamang po ang kanilang official Facebook page para sa karagdagang detalye at update. Umiiral pa rin ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno. Ito naman ang nilinaw ni Civil Service Commissioner Attorney Eileen Lizada sa harap ng maraming opisina na nag-aabiso sa kanilang mga kawani na mag-work from home na lang muna para hindi masyadong malantad sa labas. Sinabi sa teleradyo ni Commissioner Lizada, alinsunod sa Memorandum Circular 18, Series of 2020, o ang Interim Guidelines for Alternative Work Arrangements, pwedeng mamili ang head of agency kung ano ang applicable sa kanilang tanggapan mula sa 5 work arrangements. Ang work from home, skeletal workforce, 4-day compressed work week, work shifting o flexible staggered working hours at kombinasyon ng 4 depende sa pangangailangan. Pero hindi anya ito pwedeng gamitin o i-apply para sa kanilang mga frontliners. Ayon kay Lizada, epektibo pa ang mga nabanggit na work arrangements pero nire-repaso na dahil nakabatay pa ito sa mga dating quarantine status tulad ng ECQ, MECQ at GCQ. Kaya babaguhin naman nila alinsunod sa alert level system. So ano ho yung pwedeng maka-work from home? Yung mga with comorbidities or may mga research, policy formulation, data encoding, processing, database maintenance, design work. Ipinaalala naman ni Commissioner Lizada sa mga ahensya ng gobyerno ang direktiba mula sa Office of the President tungkol sa pagsasara ng mga opisina para mag-disinfect. Reminder po to all government agencies, nakalagay po dito, temporary closures merely to conduct disinfection of premises shall not be allowed. Such activity shall be undertaken after office hours or on weekends. Sa ibang mga balita, nahulihan ng mahigit sa 1,000,000 pisong halaga ng shabu ang isang street sweeper sa barangay Bagong Bayan sa Quezon City. Unang pinara ang nakamotorsiklong suspect sa checkpoint para beripikahin ang lisensya at papeles ng sasakyan pero nadiskubring hindi rehestrado ang motor at peke din ang lisensya nito. Nang siyasati ng dala niyang bag, tumambad ang mahigit sa 100 gramo ng shabu, mga drug paraphernalia at 9mm na baril. Paharap ang suspect sa patong-patong na kaso. Psst! Alam mo na ba ang latest? Updated ka na ba? Narito na ang show bus ni Papa Awel Bus! Ngayon naman, alamin natin kung ano ang mga humi-headlines sa show bus mula kay Papa Awel Bus! Papa Aw!
Kat Tony and Papa Johnson, my Johnson, lalong nagningning ang paghanga ng netizens kina John Ercilia at Tirso Cruz III na bumirit sa kanta ni Mega Sharon Cuneta na Bituing Walang Ningning. Kaya sa IG post, ito ay nag-trending. Maging si Lorna Tolentino at ibang cast ng Ang Probinsyano ay napa-bravo, bravo na sa break ng taping ay bumirit ang dalawang brusko sa hit na kanta ni Mega. Kaya eto ang pasampol nila na kumasa hindi lang sa aktingan, kundi maging sa kantahan. Aba, aba, YouTube na yan! Baka makahilera sa top 10 videos ng ABS-CBN Entertainment na sa YouTube ay bumandera sa pinakamaraming views kahit walang prangkisa. Nasa top 10 ang dalawang episodes ng MMK na Corona ni Liza Soberano at Blouse ni Rhea Ataide. Dalawang ASAP production numbers na May Entrata with the cast of His Into Her at ang duet ni Maris Racal at Rico Blanco. Pasok din ang Madlang People episode ng It's Showtime kasama ang Ex-Batalyon, pati ang recap episode ng Viral Scandal. Samantalang tatlong station ID ng ABS-CBN ang pumailan lang, gaya ng Summer Station ID, Full Traditional Christmas Station ID, habang top 2 ang episode ng Ang Probinsyano sa pagkamatay ni Yasi Pressman, at number 1 ang lyric video ng Andito Tayo Para Sa Isa't Isa na patunay sa 37.6 million YouTube subscribers na mga kapamilya. Ang kapamilya actress naman na si Catherine Bernardo ay napakasaya sa pagbisita sa ipinapagawang bahay na umabot na raw sa second story. Kaya ang sigaw ng netizens, ang laki ng property. 5 years in the making daw ito, at sa pag-survey sa property nitong Enero ay naghalo pa ng semento itong si Catherine Bernardo. Kaya sa IG post ni Kat ay, Yahoo! Exciting times! Ang naging comment ni Daniel Padilla at todo suporta ang iba pang mga kapamilya. Naghalo naman ang lugaw si Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez para ipamigay sa isinasagawa nilang relief operation sa Cebu, at sabay anunsyo na bukas ng application para sa susunod na Miss U. Sa official social media page ng Miss Universe Philippines ay nag-anyaya na ang mga organizers na maghanda na ang mga gustong sumabak sa patimpalak, dahil simula February 2022 ay tatanggap na sila na mga aplikasyon para ang screening ay maikahon. We're brewing something phenomenal. Another year, another set of queens, ang sabi ng post. At sa April 22 na malalaman ang kanilang pasabog. At yan ang mga headline sa Showbuzz. Ito si Papa Agopas para sa Headline Pilipinas. Back to you, Mike Thompson. Thank you, Papa Al. At ngayon naman, alamin natin kung ano mga humi-headlines sa mga probinsya mula sa Cebu. Nandiyan si RC Dalaget. RC, ano mga headlines dyan? Tony, physical ng mga kalihukan sa Sinulog Festival, kansilado na. At mula sa Zamboanga City, Jewel Reyes, ano mga headlines dyan? Johnson, mas de 80 mil dabawenyos, yado na mga grocery packs na mga biktima del Tipon Odette. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling namumuna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? WAIS! Ito sa tips para sa ating mga kababayan. Yan ang
namin, pero paunti-unti na lang. Street Smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata. Meron kayang darating. Ano ba ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher, tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon. Pamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Death. Nagbabalik ang Headline Pilipinas. Sa gitna ng muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay muli na naman maghihigpit ang isla ng Boracay sa mga turistang dadayo doon. Eh, alamin natin muna kay RC, ano ba itong mga paghihigpit na ipatutupad sa Boracay? Tony, oobligahin na ulit ang pagpresenta ng negatibong resulta ng RT-PCR test sa mga turistang magbabakasyon sa Boracay. Sa kautosang inilabas ni Aklan Governor Florencio Miraflores, kailangang may negatibong test result na kuha 72 hours bago pumasok sa isla ang turista. Epektibo yan sa Linggo, Enero 9. Muli ring magpapatupad ng curfew sa Boracay simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Sa Iloilo, hihinga na rin ang negatibong resulta ng RT-PCR test ang lahat ng biyaherong papasok ng lalawigan. Nakasaad ito sa direktibang inilabas ni Governor Arthur Defensor Jr. na mag-uumpisa sa Enero 10. Saklaw ng kautusan ang mga bakunadong biyahero, mga residenteng uuwi ng Iloilo, maging ang mga authorized person outside residence o APOR. Layon ng paghihigpit na mapigilan ang pagkalat ng Omicron variant sa lalawigan. Sa Ormoc City, ipinagbawal muna ang pagtitipon sa mga bahay hanggang katapusan ng buwan. Dahil pa rin sa banta ng Omicron variant, kailangan na rin magpresenta ng negative RT-PCR test ang mga papasok sa pamamagitan ng seaports at airport. Nasa Alert Level 2 ngayon ang Ormoc City. Dito sa Cebu City, kinansela na ang mga pisikal na mga aktibidad para sa Sinulog Festival. Karaniwang ginaganap ang kapistahan ng Santo Niño tuwing ikatlong linggo ng Enero. Sa halip na magprosesyon, magkakaroon ng motorcade para iikot ang imahe ng Santo Niño sa mga pangunahing kalsada ng lungsod. Puro online mass na lang din muna ang gagawin. Pero papayagan pa rin ang mga debotong magtirik ng kandila at magdasal sa candle area. Bukas na ang umpisa ng novena masses para sa kapistahan ng Santo Niño.
Ubo na mga balita. Gikan dinhi sa Visayas. Ako si RC Dalaget. Balik ni mo, Tony. Daghang salamat, RC. At mula naman sa Visayas, alamin natin kung ano ang mga humi-headlines sa Mindanao. Mula kay Jewel Reyes. Jewel? Tony, number one most wanted NPA leader sa Mindanao, patay sa inkwentro sa Davao de Oro. Sa Benabirada del Headline, Pilipinas. Headline, Pilipinas! Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? WAIS! Iba sa tips para sa ating mga kababayan. Yan ang mga namin, pero paunti-unti na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata. Meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, every Juan will learn. Wonder Teacher, tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Nagbabalik ang headline, Pilipinas, nanawagan ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City sa mga sakay ng Philippine Airlines kahapon na sumailalim sa home quarantine. Bakit may ganyang panawagan, Jewel? Johnson, ito'y matapos na magpositibo sa COVID-19 ang isang pasahero. Sabi ni Mayor Francis Cynthia Guaini Sayadi, nakikipag-ugnayan na ang City Health Office sa nagpositibong pasahero para madala sa isolation facility ng lungsod. Nakiusap naman ang alkalde sa lahat ng bumibiyahing pasahero sa pamamagitan ng Awang Airport na tiyaking dumaan sa triad areas upang maitala ang kanilang pagdating sa lungsod. Dito sa Zamboanga City, nanawagan ng City Health Office na palakasin pa ang border control sa harap ng banta ng Omicron variant. Sinabi ni City Health Officer Dr. Dulce Miravite na malaki pa rin ang maitutulong ng pinaigting na pagpapatupad ng minimum public health standards sa kahit ano pang variant ng COVID-19. Sa ngayon, 71% ng target na populasyon ng Zamboanga City ang bakunado na, habang 87% ang fully vaccinated. Sa Davao City, i-donate ng higit 80,000 residente sa mga biktima ng Bagyong Odette ang grocery packs na regalo sa kanila ng lokal na pamahalaan noong Pasko. Nasa 2 milyong grocery packs ang inihanda ng Davao City LGU at binigyan ng opsyon ang mga beneficiaryong i-claim o i-donate sa mga biktima ng bagyo. Nasa 98,000 na ang na-claim ng kanilang grocery pack habang 80,434 ang nag-donate. Meron pang hanggang Enero 15 ang mga Davaoeno para mag-claim o mag-donate ng kanilang grocery pack. Napatay ang isang lalaki at nasa 3.4 million pesos na halaga ng sabu ang nasamsam sa kanya sa bypass operation sa Midsayap, Cotabato. Napatay ng mga tauhan ng magkasanib na puwersa ng PIDEA, Cotabato, PIDEA Sarangani,
Mid-Sayak Police at 34th Infantry Battalion ng Philippine Army ang 23 anyos na si Jackie Gimba matapos sumano nitong unang putukan ang mga awtoridad. Nakuha sa kanyang isang armas at kalahating kilo ng hinihinalang shabu. Napatay naman ang number one most wanted CPP-NPA-NDF leader sa Mindanao sa engkwentro sa mga sundalo sa Mabini, Davao de Oro. Unang itinimbre ng mga residente ang presensya ng mga NPA sa lugar na agad nirespondihan ng militar at napatay. Tabakbakan si Minandro Villanueva alias Bok na longest serving secretary ng Southern Mindanao Regional Committee at kasalukuyang kalihim ng Komisyong Mindanao. Yes, na mga notisya sa Kina Mindanao, iyo si Jewel Reyes. Balik sa'yo, Johnson. Maraming salamat, Jewel. Nangihinayang si Commission on Human Rights Commissioner Karen Gomez Gumpit sa napurnadang pagkatatag ng Human Rights Institute. Kabilang ang provision para sa Human Rights Institute sa limang budget items sa General Appropriations Act na binito ni Pangulong Duterte dahil sa kawalan ng pondo. Paliwanag sa talaradyo ni Gumpit, nakaangkang Human Rights Institute sa mandatong magkaloob ng patuloy na edukasyon at advokasya para sa pagpapahalaga at pagrespeto sa karapatang pantao. Itidungkit na bago ang konsepto ng human rights dahil sa dami ng fake news at trolls, kaya kailangang tiyakin ng CHR na nakapagbibigay ito ng tamang edukasyon hindi lang sa mga taong gobyerno, kundi pati sa publiko. Taking a look at it positively na rin. We're still looking at certain modalities na pwede itong gawin kasi ang ginawa namin talaga is nangonsulta kami, nagkaroon kami ng workshops at tiningnan namin yung iba't ibang mga sangay ng gobyerno na merong ganito. Pero nalulungkot pa rin po kami kasi sayang, di ba? Ako, eto, Kuyang Johnson, papanoorin mo ito, pero linawin lang natin na hindi tayo nagba-body shaming dito. Ito ay pampag-good vibes lang. Eh, baka alam mo pa rin yung kanta, Kuyang Johnson, baka syempre nung kabataan mo, kinakanta mo ito yung alin, alin, alin ang naiba. Hindi ko kaya yung tono, alabatibot then, daw. Paano ba? How? Alin, alin ang naiba. Ayun. Isipin kung alin ang naiba. Ayun pala ang tono dapat noon. Eh pag kinakanta yan ni Kuyang Johnson, you have to take a second look sa isang ipinost nitong ginang mula Cavite. Aba eh, pinost niya yung kanyang braso at kamay kahilera ng mga pata ng baboy. Ay, hilig daw nitong 32 anyos na si Jamie mula sa bayan ng Rosario na mag-TikTok at mag-selfie, pero di niya inakalang papatok ang selfie ng bisperas ng bagong taon matapos kuhanan ng litrato ang kanyang braso kahilera ng mga pata ng baboy sa meat stand ng kanyang kapatid. Aba, eh, kwento ni Jamie, pagkakita sa mga pata, eh, napansin niyang kakulay daw at sinlaki ito ng kanyang kamay at braso. Grabe naman. Pagkakuha ng litrato, eh, katuwa niyang ipinost ito sa social media na agad nakakuha ng libu-libong likes at shares. Inulan ng comments ng mga natawang netizen sa post ni Jamie. Masaya naman si Jamie na sa gitna ng pandemya ay nakakapagbigay siya ng kaunting ngiti sa kanyang kapwa, at dahil nag-viral ang post, binansagan si Jamie na pata girl. Pero sabi ni Jamie, determinado siyang magpapayat ngayong taon para muling makapag-post. Eh kasama naman niya, Kuyang Johnson, mga hita ng manok. Hita ng manok. Ibig sabihin nun, mas may kurba ang hita ng manok. Hindi kaya dapat frog's legs dahil yung frog's legs. Mas sexy yun. Mga hitang palaka. Hitang palaka. At yan na mga balita ang aming nakalap, mga kapamilya. Andito pa rin kami para sa inyo, kaya tuloy-tuloy niyong napapanood ang Teleradyo sa cable, social media at sa iWatt TFC. Ako po si Tony Velasquez. Naririnig din po tayo sa ABS-CBN Radio Service app at ABS-CBN News app. Ako si Johnson Manabat. Hanggang bukas, mga kapamilya. Headline.
ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? WAIS! Ito ang tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti at na lang. At street smart. Iwari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata. Meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher, tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayanan. Magkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Basta't kapasada, masarap kasama sa kwentuhan. Paano kaya natin maiiwasan ang di pagkakaunawaan? Dahil mga ganyan eh, hindi pala basta-basta. At relatable na usapan. Puno ng kabuluhan. Dun sa ating budget allocation. Nag-iimbis na kakate? Hindi naman, lalo ko lang partner. Kasi ang palagay mo, pwedeng-pwedeng ishare dito. Kumpiyansa na ba kayo? Gaganda na ang ating pamumuhay. Kaya join us at talakayan kasama ang Unstoppable Witty Combo na sina Peter Musni.